narito ang mga detalye. Maring sinabi ni US, face-to-face sa muling pagbubukas. Bawal muna. Narito ang mga detalye. Sinang-ayunan ni Department of Education ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na suspendihin ang face-to-face classes sa bansa hanggat walang bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay DepEd Secretary Briones, hindi rin nila pinapayagan ang pagkakaroon ng face-to-face classes sa pagbubukas ng klase sa Agosto upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro. Ang pagsasagawa ng face-to-face classes ay nakadepende lamang sa risk level ng lugar o di kaya kung nasaan ang paaralan. Dahil dito, kanilang ipapatupad ang blended learning program bilang alternatibong pamamaraan sa pagtuturo sa mga estudyante sa kasagsagan ng pandemyang COVID-19. Magbabalik ang balitaan pagkatapos ng paalalang ito. May bagong virus na kumakalat ngayon at naaalarma ang buong nation. Para di daw mahawa ito ang solusyon, kaya sunding mabuti itong instructions. Kaunting tulong kaalaman. Pinapayuhan ang lahat na siguruhin ang madalas at tamang paghugas ng kamay. Ang pagtakip sa ilong at bibig tuwing umuubo. At iwasan ang malapit ang kontak sa mga taong may sintomas ng trangkaso. Magsuot ng wastong proteksyon sa katawan tuwing lalapit sa mga hayop mula sa farm o sa mga wild animals. Dapat lutuin ng mabuti ang ating pagkain at palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng healthy lifestyle at pagtulog ng mahaba. Maniwala lamang sa abiso na galing sa awtorisadong ahensya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DOH. At nagbabalik ang Radyo Diwa. Rapid testing sa Ilocos Norte. Sinimulan na. Narito ang mga detalye. Sa pagsisikap nitong paigtingin ang intervensyon sa pagtuklas ng mga potensyal na carriers ng coronavirus disease, sinimulan ng lalawigan ng Ilocos Norte ang paunang testing sa medical at non-medical frontliners at persons under quarantine gamit ang rapid test kits. Sa isang pagpupulong, pahayag ni Dr. Norman Labago, medical consultant ng pamahalaan ng probinsya, na higit sa 400 na mga persons under quarantine ang sumailalim. Ayon kay Governor Matthew Marcos Manotok, ang lalawigan ay nakakuha ng 1,000 rapid test kits para sa unang batch. Nangako ang pamahalaan na matugunan ang minimum na bilang ng mga individual na kinakailangan sumailalim sa target test sa isang populasyon. Sa kasungkuyan, ang lalawigan ay wala pang naitalang confirmed COVID-19 case sa halos 2 buwan mula nung una nitong anunsyo ng 2 kumpirmadong pasyente noong Marso. At dito nagtatapos ang ating ilang minutong pagbabalita. Sa muli, ito si Chesel Pilar na nagsasabing, sa pagkakaisa, maihahatid natin ang pag-asa. Pilipinas, mabuhay ka! Maraming salamat sa iyong pakikinig.